Magandang umaga, Davao, Mindanao, at sa apat na sulok ng mundo. Ito si Gilbert Lopez Martihe Catso, sa ulo ng mga nagbabagang balita. Ulat panahon, amihang palis na umaapekto sa Mindanao. Lokal na balita, libreng edukasyon, pagpapahusay ng kalidad. Ang revised liquor code ay naglalayong protektahan ang mga minor de edad. 300 kababaihan ang nag-avail ng libreng cervical cancer screening. Ang rota ng POJ sa DFTC ay pinalawig para sa mga magsasaka at mamimili. Pambansang balita. Ipinauubaya ng COMELEC sa Kongreso ang kapalaran ng BSKE sa taong 2025. Iniutos ng Ombudsman ang pagsasampa ng kaso o kasong graft laban kay Duque, Lau. Balita sa Ibayong Dagat. Nag-utos ang Israel ng paglikas habang tumitindi ang pakikipaglaban sa Rafah. Ang nakakahating retorika ng kampanya ni Modi ay nagtataas ng katanungan. Ulat, kasiyahan, ang sikat na likhang sining ay nangutang sa unang pagkakataon sa 200 taong o taon nitong kaarawan. Ang art exhibit na ito ay nagbigay ng pansin sa mga inang artista. Ulat pampalakasan. Tinanggap ng big man ng Terra Firme na si Isaac Go ang hamon na harapin ang 7-time MVP ng San Miguel na si Jun Mar Pajardo. Nakabawi ang England upang talunin ang Pakistan sa unang T20. Mga tampok, 3 ang paglalakbay sa kano ng napakagandang borderland sa Scotland. Nagpakananay sa TikTok ang history geek na si Mighty Magulang. Kwento sa tabi-tabi at kaalaman. Alam mo ba na ang Davao City ay isang daan sa mga mapang-akit na tanawin sa Mindanao? Ulat panahon. Ang Mindanao ay magiging bahagyang maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, dulot ng easterlies. Posibleng paghaba o pagbaha o pagkaguho ng lupa sa panahon ng matinding bagyo. Lokal na balita. Isang opisyal mula sa Commission on Higher Education, Davao Region, CHED Davao, ang nagbigay diin na ang pagbibigay ng libre at pantay na access sa edukasyon para sa bawat mag-aaral ay isang pangunahing focus ng kanilang bagong estratehikong plano para sa mga taong pang-akademiko sa taong 2023 hanggang sa taong 2028. Si Dr. Christopher Pio O. Pulido,
Supervising Education Program Specialist ng CHED Davao ay tinalakay sa isang panayam sa media noong Biyernes ng umaga, 10 ng Mayo taong ito, sa University of Southeastern Philippines, USEP Gymnasium. Ang pangako ng komisyon na makiayon sa pananaw at paglalahad ng kanilang estratehikong plano sa lahat ng mas mataas na institusyon ng edukasyon sa buong bansa. Isa sa mga pangunahing layunin ng estratehikong planong ito ay upang matiyak ang akses at katarungan sa edukasyon, partikular na sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga bayarin para sa mga estudyante sa mga universidad at kolehiyo ng Estado. Sinabi ni First District Councilor Luna Acosta, ang inamendahang Comprehensive Liquor Code ng Davao City ay naglalayong limitahan ang exposure ng mga bata sa mga alcoholic beverages. Ang ordinansa ay inaprubahan para sa 3 at huling pagbasa nito noong 7 ng Mayo sa taong ito. Ay kinabibilangan ng mga probisyon upang protektahan ang mga minor de edad mula sa maagang pagkakalantad sa alak. Sinabi ni Acosta, chairperson ng Committee on Peace and Public Safety at ang nagsusulong ng ordinansa. Sa iSpeak Media Forum noong Huwebes ng umaga, 9 ng Mayo sa taong ito, sa City Mayor's Office, na ang na-update na ordinansa ay nagpapanatili sa ilang orihinal na elemento, ngunit isinasama ang mga bagong hakbang upang maprotektahan ang mga minor de edad mula sa pagkakalantad sa alkohol. Ibinahagi ni Acosta ang mga internasyonal na kasanayan kung saan ang mga ID ay regular na sinusuri sa panahon ng pagbili ng alak. Kinikilala niya ang mga ulat ng alak na inihain sa mga minor de edad sa ilang mga establisamiento at ininiin ang kahalagahan ng pag-verify ng ID para sa mga customers na kaduda-duda ang edad. Kabuuang 300 kababaihan ang nakatanggap ng libreng cervical cancer screening sa Cervical Cancer Screening Services Regional Lounge sa Davao City Recreation Center, dating Almendras Gymnasium, noong Huwebes ng umaga, Mayo 9, 2024. Sinabi ni Dr. Julinda Acosta, Hepe ng City Health Office, CHO, Technical Division ng Davao City, sa isang panayam ay mahigit 300 kababaihan na may edad na 30 hanggang 65 ang pumila para sa libreng cervical cancer screening sa pamamagitan ng visual inspection with acetic acid, VIA. Gayunpaman, maaari lamang silang tumanggap ng 300 kababaihan para sa screening, kaya ang labis na bilang ng mga kababaihan ay hindi na naka-avail ng VIA ay inalok ng libreng Human Immunodeficiency Virus, HIV, screening test sa halip. Binigyang diin ni Acosta, ang serbisyo ng BIA ay sinasagawa katuwang ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society. Isang opisyal mula sa Davao Food Terminal Complex, DFTC, ang nag-anunsyo na matagumpay nilang na-extend ang ruta ng jeepney para mapahusay ang accessibility ng mga magsasaka at mamimili na makakarating sa terminal. Ibinahagi ni Josephine Martin, officer in charge ng DFTC, sa iSpeak Media Forum noong Huwebes ng umaga, 9 ng Mayo nitong taon, sa City Mayor's Office, na ang kanilang kahilingan na palawigin ang ruta ng jeepney sa DFTC sa Barangay Dalyaw
Turil District, Davao City ay inaprubahan ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board, Davao Region, LTFRB Davao, at ng City Transport and Traffic Management Office, CTTMO. Binigyang diin ni Martin ang hamon ng pag-akit ng mga mamimili na mas gusto ang mga kasalukuyang pasilidad, ngunit binigyang diin ang patuloy na pagsisikap na pausayin at pagpapatatag. Sa kasalukuyan, nag-alok ang DFTC ng cold storage facility at iba't ibang makinarya na donasyon ng Department of Science and Technology, DOST. Ang DFTC ay naghihintay ng pag-aaproba para pagpapatakbo ng cold storage nito at pagtatakda ng mga rate nito. Nabanggit ni Martin na maraming negosyo ang nagpahayag ng interes sa paggamit ng mga serbisyo ng cold storage. Pambansang balita. Sinabi ng Commission on Election, COMELEC, noong Biyernes, 10 Mayo nitong taon, na ipinauubaya nito ang desisyon sa mga mambabatas kung itutuloy o ipagpapaliban ba ang Barangay Sangguniang Kabataan Election, BSKE, sa ikaunang araw ng Disyembre, taong 2025. Sa isang panayam sa telepono, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na nasa Kongreso ang lahat kung ipagpaliban nito ang BSKE sa 26 ng Oktobre sa taong 2026 gaya ng isinusulong ng House Bill 10344. Binigyang diin niya na masasangkot lang ang komisyon kapag nalagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iniutos ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kasong Graff laban sa dating Department of Health DOH Secretary Francisco Duque III at dating Procurement Service PS Department of Budget and Management DBM Executive Director Lloyd Christopher Lau. Nag-uugat ang kaso sa umunoy irregularidad sa paglilipat ng DOH ng 41.4 bilyong pundo sa PSDBM para sa pagbili ng mga medical supplies sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic noong taong 2020 at 2021. Ang mga nagreklamo sa kaso ay sina dating Senador Richard Gordon at Senador Risa Hontiveros na nanguna sa imbestigasyon ng Senado sa pagbili ng mga supply ng COVID-19 matapos itong i-flag ng Commission on Audit or COA. Balita sa Ibayong Dagat. Sinabihan ng Israel ang libo-libong mga Palestinian na umalis sa Rafah habang pinatindi nito ang mga operasyong militar sa Timog Gaza. Bumaba mula sa himpapawid ang mga flyers at sinabihan ng mga post sa social media ang mga residente sa silangang distrito ng lungsod na pumunta sa Al-Mawasi, isang makitid na lugar sa baybayin na tinatawag na o ng Israel na Expanded Humanitarian Zone. Ang mga bahagi ng Rafa kung saan ang mga kalye ay puno ng mga lokal at lumikas sa mga tao ilang araw na ang nakalipas, ngayon ay parang isang ghost town. Sinabi ng Israel na magpapatuloy ito sa mga nakaplanong operasyon sa Rafah sa kabila ng babala ng US at iba pang mga kaalyado na ang isang opensiba sa lupa ay maaring humantong sa mass civilian casualties at isang humanitarian crisis. Ang mga larawan ay nagpakita ng usok na tumataas sa lungsod noong Sabado at ang mga saksi na sinipi ng AFP ay nag-uulat
ng mga airstrike malapit sa tawiran ng Egypt. Sa pag-post sa X, dating Twitter, sinabi ng Israel Defense Forces, IDF, na noong nakaraang araw ay nakipag-ugnayan ang mga trupa sa face-to-face battle sa mga mandirigma ng Hamas sa Rafah. Sa pangunguna ng pangkalahatang halala ng India, inaasahang gagawin ito ni Narendra Modi bilang isang referendum sa kanyang dekada bilang pinunong ministro o punong ministro. Inaasahang ipagmalaki niya ang tungkol sa mga tagumpay tulad ng mapagbigay ng mga programa sa welfare at space flight. Dapat niyang patunayan na ang bagong templo ng Ram sa Ayodhya ay kumakatawan sa isang kultural na paninindigan para sa karamihan ng mga Hindu ng India. Kahit na ang patakarang panlabas ay inaasahang maimpluensyahan ang balota kasama ang pagpapalakas ng publisidad na ibinigay ng pag-host ni Mr. Modi sa G20 Summit noong Setyembre. Hinulaan ng mga butuhan ng opinyon ang pangatlo katumbas ng record na panalo para sa kanyang Bharatiya Janata Party, BJP. Ngunit sa unang bahagi ng nakakapagod na 6 na linggong halalan, lumipat ang kampanya ni Mr. Modi gamit ang divisive retorika na nagtaas ng mga tanong tungkol sa kanyang mga taktika. Inaakusahan niya ang oposisyon na pinamumunuan ang partido ng Kongreso ng pagpapatahimik sa komunidad ng mga minoryang Muslim. Ulat kasiyahan. Ang National Gallery ay nagpadala ng ilan sa mga pinakamagagandang obra maestra nitong buong UK upang markahan ang 200th anibersaryo nito. 12 sikat na likhang sining kabilang na ang Constables, the Heywayne, Botticelli's Venus and Mars at Renouer's The Umbrellas ang paglalakbay sa buong UK. Ang sabay-sabay ng mga eksibisyon ay binuksan noong Biyernes sa 12 mga institusyon na naglagay ng higit sa kalahati ng populasyon sa loob ng isang oras ng isa sa mga obra maestra. Ngayong Mother's Day, isang art exhibit ang pinamagatang Woman I Am, ang magpapakita ng mga gawa ng mga artista na nanay sa Artablado Robinson Galleria hanggang Mayo 15. Mula noong taong 2020, ang Artablado, isang Robinson's Land Initiative, ay sumusuporta sa mga Pilipinong artista sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga lugar upang mailapit nila ang kanilang mga sining sa mga tao. Sa nakalipas na mga taon, ang Artablado, isang portmanteau ng mga salitang art at entablado, ay nagtampok ng mga artistang parehong umaangat at natatag na sa mga yugto ng sining nito sa Robinson's Galleria, Robinson's Antipolo, Summit Ridge, Tagaytay, at Crown Plaza, Galleria, Manila. Sa pagkakataong ito, ang mga artistang ina ay nasa gitna ng exhibit na inorganisa nina Valerie Teng at Mylene Quieto. Ulat pampalakasan. Si Isaac Go ay
lumalabas na sobrang motivated sa tuwing makakalaban niya sina Junmar Fajardo ng San Miguel. Kung naghahangad kang maging mahusay, kailangan mong sundan ang isa. Ganyan ang mindset ni ng Terra Firme big man na si Isaac Go, lalo na nang makipag-square laban sa San Miguel counterpart, 7-time most valuable player Junmar Fajardo. Bago mag-ukit ng isang alamat na mananatili magpakailanman, kahit ang dating superstar ng Chicago Bulls na si Michael Jordan ay kinailangan pang tanggalin sa trono. Ang mga tulad nina Isaiah Thomas at Magic Johnson sa NBA. Nakabawi ang England mula sa shambolic start para talunin ang Pakistan ng 53 run sa unang T20 sa Egg Baston. Nadulas ang mga host sa 11-4 sa loob ng unang tatlong overs bago pinamunuan nina Heather Knight at Amy Jones ang laban para iposte ang 166-63-6. Umiskor si Knight ng 49-37 si Jones sa fifth wicket stand ng 67 bago nakakaaliw na 41 ni Daniel Gibson na hindi nakakalabas ng 21 bola ay nagbigay ng late post. Bilang tugon, sinayang ng Pakistan ang isang positibong simula sa 4-12 ng England leg spinner na si Sarah Glenn na nagdulot ng matinding pagbagsak mula sa 66-2 hanggang sa 110 all out. Tinapos ng mga bisita ang power play sa 57-2 kumpara sa 29-4 ng England bago ang kanilang middle order fragility ay walang awa na nalantad. Maganda ang bowling ni Glenn na sinuportahan ng 3-22 ng seamer na si Lauren Bell habang ekspertong isinara ng England ang dominanteng tagumpay. Ngunit ang maagang pagbagsak ng batting ay nagpapatahimik sa Egg Baston crowd na 12,241. Mga tampok sa araw na ito. Ang unang opisyal na canoe trail sa timog ng Scotland ay inilunsad lamang na sumasaklaw sa 30 milya ang kahabaan ng Marilag na River Tweed. Ang River Tweed ay hindi lamang tumakbo o tumatakbo sa rehiyon ng Scotland or Scottish border. Sa ibabang bahagi nito ng ilog, ang ilog mismo ang bumubuo ng hangganan. Ang Anglo-Scottish Divide ay sumusubaybay sa mga pagliko at pagliko ng Tweed sa loob ng 17 milya. Ito ay maluwag na nangyayari mula noong labanan ng Carham noong 1018 kung saan natalo ni Malcolm II ng Scotland si Uthred ng English na pinuno ng Bamburgh. Ito ay legal na naging kaso mula noong 1237 Treaty of New York na napagkasunduan ni na Henry III ng England at Alexander II ng Scotland. Ang mga laban ay napanalunan at natalo sa panahong iyon. Ngunit ang hangganan ay hindi pa umuusad mula noon. Isang ina ang nakakaalam at sa kaso ng content creator na si Mona Magnovilus ang kasaysayan din. Ang self-confessed history geek na mas kilala bilang Mighty Magulang ay naging aktibo sa pagpapalabas ng bite-size ng mga video upang ipaalam sa mga netizen ang tungkol sa genealogy
at kasaysayan ng Filipino sa mga social media platform tulad ng TikTok at YouTube. Sa TikTok pa lang, mayroon na siyang halos 500,000 followers, habang ang pinakasikat niyang video ay may mahigit 3 milyong views. Sinabi ni Veloz na nagsimula siyang mag-upload ng mga video sa TikTok sa panahon ng pandemya bilang bahagi ng isang wave of trends para sa mga Pilipino na natigil sa loob ng kanilang mga tahanan. Ang kanyang ideya ay simple: pag-usapan ang tungkol sa kasaysayan at talaang kanan kung saan mayroon siyang maraming mapagkukunan. Mga kwento sa tabi-tabi, ating tunghayan.